Hi guys, Holy here. Isa sa pinaka-exciting na update ni Mirror 4 yung Black Dragon Tower. Napakaraming rewards, napakaraming gagawin, pero nakakalito kung ano ba yung dapat mong unahin at gawin. Pero para hindi kayo malito, lika, pag-usapan natin yan. So guys, ito na yung update ng Black Dragon Tower. So syempre, pag-usapan muna natin kung paano ba makapunta dito. Syempre, kailangan mo ng Black Dragon entry ticket. Para makuha nito, pwede kang bumili sa shop, pero dahil F2P lang tayo, pwede mo siyang makuha dun sa mga mission sa Domination Server. Pag nagamit mo na yon, pwede ka rin mag-craft dun sa Sabok Castle sa Domination Server, dun sa Skill Collector. Kailangan mo lang ng Purified Soul Stone, saka yung Black Dragon Shoot, or kaya yung Sword Fragment na nakukuha sa Ceiling Chamber. Tapos itong Black Dragon Tower, pwede lang siyang pasukin tuwing open yung Domination Server, which is tuwing 9 PM to 1 AM, 3 PM to 7 PM, and 9 PM to 1 AM. May iba't iba ding level requirement kada floor. So ito yung mga yon. Sa first floor, level 95 hanggang 120 lang. Second floor, level 105 hanggang 130. And sa third floor, kailangan level 105 at pataas ka. So katulad sa akin, sa case ko, level 131 ako. Hindi na ako pwedeng pumasok sa first floor saka second floor. Doon lang ako pwede sa third floor, kasama yung mga Gundam ng PH Alliance. So kung 130 and below ka, swerte ka dahil hindi pa ganun ka-crowded yung first floor and second floor, at mas malaking chance na mapapatay mo yung field boss at makakalot ng chest. So dito sa Black Dragon Tower, pwede kang pumasok at lumabas anytime basta within dun sa time frame. For example, pumasok ka ng first floor. Kapag nag-TP ka or lumabas ka ng Tower of Black Dragon, pwede ka ulit bumalik nang hindi nagagastos ulit yung ticket. Kaso ngayon, merong bug si Mirror 4 kung saan yung ibang characters kailangan ulit na gumamit ng ticket para makapasok. So hopefully mapatch to soon ni Mirror 4. So itong Black Dragon Tower, may mga iba't ibang event kada oras. So tignan natin yan. Syempre, una, yung field boss. Yung field boss, makikita siya sa may kanang part ng map. Nag-i-spawn siya tuwing 11 AM, 5 PM, at 11 PM. So kapag napatay nyo yun, syempre magdadrop siya ng mga box. Tapos may room din doon na may mga treasure box, pwede mo rin pulutin yun. So medyo mahirap lang tong field boss na to. Kailangan mo siguro ng maraming kaparty dito para matapos. Next naman ay yung living rate sa Black Dragon Tower. So etong living rate, nag-a-appear lang siya sa 4 specific na area dun sa map. So eto yung apat na yun. So lumalabas siya tuwing 10 AM, 12 PM, 4 PM, 6 PM, 10 PM, at 12 midnight. Yung event na to, naglalas siya ng 1 hour. So katulad na katulad siya sa normal na living rate. May mga lumalabas na boss, and pag nakill mo, may makukuha kang treasure chest na may mga magagandang laman. Tuwing time ng living rate, pwede nyo rin makita yung boss na tinatawag nga namin na Majin Buu, yung malaki at matabang kulay blue. So ito, nakikita siya usually sa Hidden Warp Zone. So itong boss na to, medyo makunat at matagal nga patayin. Pero napakasulit sa drop dahil napakarami. May red, may gold, may blue box. Parang field boss na rin. So ayun yung dun sa living rate. Next naman ay yung Finding Yongyong. Si Yongyong, katulad siya nung goblin boss dun sa Secret Peak. Pag napatay mo si Yongyong, pwede ka makakuha ng badge. Yung badge na yun, katulad yun sa SP, ginagamit yun para makasamon ka ng boss. Etong mga boss na to, may mga drop din siya na treasure chest. Tapos yung mga ibang request dun sa Sabok Province sa Sabok Castle, makukuha mo pag nagsamon ka dito. So siguro separate video na lang yun dahil specific quest yun. Katulad dun sa Pentablin request kung saan pwede ka makakuha nung Rare Dragon Sphere na pangcraft ng Dragon Artifact. So, sulit na patayin si Yongyong kada nakikita nyo para makakuha kayo ng badge.
dito sa Black Dragon Tower, meron ding mga unique monster na nagda-drop ng extra item kapag napapatay mo. So kung nakikita nyo sila, pwedeng patayin mo rin for additional materials or kung ano man yung kailangan nyo. Goods din naman tumambay dito dahil malaki din yung XP, parang MSE XP chamber. Ang problem nga lang, medyo makunad yung mga mobs and medyo magkakalayo. Kaya better pa rin magpa-level sa MS chamber. Meron ding mga gathering zone dito sa Tower of Black Dragon. Pero para sa akin, sayang. Dahil syempre, limited yung oras dito. And kailangan ng ticket. So better na mag-gather na lang siguro sa labas. Although, may makukuha kang mga unique materials dito. Katulad na lang ng mineral fluid na kailangan para sa inner force. So yun yung mechanics ng Black Dragon Tower. Madali lang siya, medyo nakakalito lang talaga sa una dahil parang ang daming dapat gawin. So ano ba yung magandang rotation kapag nag Black Dragon Tower ka and domination server? Para sa akin, siguro sa first hour, kung kaya nyong patayin yung field boss, patayin nyo agad yung field boss. And after nun, pwede ka muna lumabas and gumawa ka ng mga daily mission. Sulit din yung mga makuha dun sa daily mission, mga glittering powder and life elixir. Or kaya yung mga ibang mission or request na hindi mo pa nagagawa sa domination server. Tapos kapag up na yung living rate, dun ka na lang ulit pumasok sa Tower of Black Dragon. Make sure na lang na mag-comply kung anong rules dun sa server nyo para walang gulo. Iwasan natin mga carnal para payapa yung buhay. Pero syempre, depende yan sa server mo. Dito kasi sa PH Alliance, may specific time for bawat server and may specific location din. So kung wala ka dun sa location mo, pwede ka makarnal. So ginagawa to para maging organized at hindi mag-away-away yung mga magkaka-alliance sa PH Alliance. And syempre, dun sa living rate, kapag may nakita ang warp zone, pasukin mo, baka makita mo si Majin Buu. Yun yung pinakasulit na rewards kapag may living rate dito sa Tower of Black Dragon. Then kapag nag-notify na nag-response si Yongyong, hanapin mo para makakuha ka ng summon badge. Kailangan mo yun para matapos yung mga ibang quest. And goods din naman yung mga rewards dun. Siguro, pwede mo rin ibenta katulad sa SP. Hindi natin alam dahil medyo bago pa yung Tower of Black Dragon. So after nung living rate, pwede ka na bumalik siguro sa domination server at gawin ulit yung mga quest. Yun ay personal opinion ko lang at yun yung ginagawa kong rotation. Pwede din naman kayo tumambay for Tower of Black Dragon dahil mataas din naman yung XP. Pero syempre, dapat fast kill nyo yung mga mobs dahil medyo makukunot nga yung mobs dito. Nakakatulong yung mga anti-demon na magic stone sa treasure para mas malakas yung damage nyo dito sa mga mobs. So yun lang guys about sa tips para sa Black Dragon Tower. And may favor akong hihingin para sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please do click subscribe button dahil kailangan natin ng 1,000 subscriber para ma-monetize na yung channel natin. Once umabot ng 1,000 yung subs natin, magpapasarmati tayo, magpapa-event tayo dito sa YouTube natin. So guys, huwag kakalimutan ha, click subscribe para sa susunod na video ay magkita-kita pa ulit tayo. Kung meron pa kayong mga ibang katanungan, pwede nyong ilagay dyan sa comment box at nagre-reply naman ako tuwing available ako. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel and hope to see you next time. Huli, out!